Last week, we talked to veteran actress and singer Nora Aunor about her rise to superstar fame. Known as Guy, she was the other half of the first and most popular love team of all time in Philippine showbiz, along with Tirso Cruz III or Pip. The Guy and Pip on-screen romance also went off-screen. But Nora married her co-star in the movie Banawe, Christopher De Leon, in 1975, and eventually parted ways. Is there still room for romance in the 63-year-old superstar's life these days? So, sinong greatest love mo? Boyet, friend. Boyet, ha? Kasi siyang pinakasalan ko. Sino naman nag-i-inspire sa'yo ngayon? Meron ba? Ay, wala na. Sa edad kong napaka teenager pa, tano, wala na. Tama na yun. Naranasan ko na lahat at wala na akong dapat pang isipin na ganyan. Puro ano na lang, trabaho na lang. Love for work fuels her passion these days. This week on Profiles, the one and only superstar opens up about her life's biggest challenges, the dreams that haunt her, and the masterpiece brewing in her mind. Pero ang daming dinaanan nyo, Ate Guy. Ano ba yung sa inyo? Ano talaga yung pinakamalaking pagsubok? Yung pinakagrabing pagsubok na nangyari sa akin. Wala akong trabaho. Walang offer sa akin. Tapos, yung una yata namatay yung kapatid ko sa probinsya, ano yung mama ko. Abang namatay yung mama ko, yung nag-down, may offer nga pala, tapos nag-down sa akin ng 250,000 nung araw. So, nangyari, habang iniintay ko yung bangkay nung brother ko, eto yung producer, binabawi ngayon yung in-advance sa akin. Sabi ko naman, kinuha niyo ko eh. Gagawin ko yung pelikula, but ayaw na raw nilang ituloy pelikula. So, syempre, wala akong kapera-pera, talagang tapos patay pa yung kapatid ko. Actually, dalawang beses nangyari sa akin yung gano'n na yun. May panahon na na nasa States ko yun, na-bankrupt. Nung mag-abroad ako kasi, yun na yung nawala na ako ng boses. So, hindi na ako makapag-show. Nag-stay ako na 8 years. Na talagang gutom. Kumbaga sa ano, mabuti may mga kababayan tayo na mabait naman. Para kami mga ano yung, kasama ko si John. Kung wala si John Rendez. Kung wala si John, wala akong karamay. Kasi yun, kaya ako pinagtatanggol si John pagka sinisiraan nila. Kasi hindi nila kilala si John eh. Pero yun yung tao na, yun lang ang tao na hindi ako iniwanan nung panahon na kailangan ko ng tulong. Sinasabi, ay, boyfriend, kasi hindi ko boyfriend yung tao, kasi edad ni Lot-Lot yun. Parang anak ko na yun. Nagkataon lang na nung nagpo-produce ako ng movie, isa yan sa mga talent namin. Throughout all the trials and challenges, Nora sought strength and refuge in her faith. Pamilya talaga kami na madisalin, kasi nung nakalakihan ko na yung ano eh, yung tuwing alas 6 ng gabi, magagabi na, alas 6 ng gabi, pamilya kami, buong pamilya yan, lalo na pag kumpleto kami. Nagro-rosary talaga kami. Every day yan, every 6 o'clock. Lahat nagsabi, up to this day, very humble kayo, very grounded. Talagang walang kayabang-yabang. Wala naman akong dapat ipagyabang. At saka, iba talaga pag laki ka sa hirap, yung lahat ng naranasan mo. Nung bata nga ako, nakamulatan din ko kasi kami yung iniinom namin tubig. Kailangan mag-igib pa kami dun sa kabilang riles pa, yung bahay. So, dala-dala ko yung, alam mo yung lata ng, malaking lata na gano'n. Pag wala kami tubig, pupunta ako dun sa isang bahay na kakilala namin. Kasi yun lang ang pwede inumin eh. So, kalahati noon, ang liit. Kaya siguro ako hindi na lumaki. Kasi bigat-bigat nung daladala ko. Talaga karga-karga ko yun, oh. At mag-iigib ako talaga ng tubig. Para lang may mainom kami, ganyan. Tapos, ang alam nila dito, ang itinitinda ko lang yung tubig sa tren. Pero hindi nila alam na pagdating ng gabi, nagtitinda ako ng mga lutong ulam sa palengke. Kasi yung kapitbahay namin nagluluto ng mga sari-saring ulam, tinitinda ngayon sa palengke. So, sa kagustuhan ko magkakumita, sasabihin ko sa kanya na, sige na naman, tutulungan kita magtinda. Pag naubos yung kanyang mga niluto, bibigyan naman ako ng mga 10 centimos,
centavos, yung ganun, bibigay ko sa mama ko. May insidente pa, yung mga ginagawa ko nung araw para lang makatulong at ano. Kasi prosigido akong kung ano, kumita kahit magkano. Minsan, ang mama ko sabi gano'n, oh, alas 12 na, hindi pa tayo kumakain. Ganun, umutang ka nga doon sa ano, sa tindahan ng bigas. Eh, sa dami ng utang namin na halos lahat na yata nung nakahilera mga bigasan doon, ayaw na akong pautangin. Finally, mayroon akong, yung pinakahuling nagtitinda ng bigas, napautang ako ng bigas. So, nagtatakbo kasi mag-aalaw na wala pa kaming kakainin. Sobrang yung tuwa na may nakapagpautang sa akin ng bigas. Nadapa ako ngayon, tumilapan ngayon yung bigas dun sa ano, sa lupa. Umiyak ako talaga na dinadampot ko na isa-isa yung ano, may mga siyempre lupa. Oo, yung gano'n. Pagdating sa bahay, siyempre pinalo pa ako ng mama ko. One of Nora's good friends in the industry, award-winning director Brillante Mendoza, admires the superstar's down-to-earth persona. He believes this is one of the traits that sets her apart from the rest. Yung dati gay kasi ayaw niya yung parang tinatratong kahit na superstar siya, ayaw niya tinatrato siyang superstar. Gusto niya yung normal and at the same time, totoo. Iba rin naman kasi yung tinatrato mo siyang normal pero plastic ka. So, masisense niya yun eh, kasi ano siya eh, napaka-sensitive niya. Dapat ang bagong administrasyon natin ngayon, dapat pagtuunan din niya ng pansin ang industriya. At 63 years old, the superstar Nora Aunor says she's seen it all and she's lived a full life. Through the ups and downs, and having survived almost 5 decades in the entertainment industry, she shares some words of wisdom for the youth. Kung ako sa kanila, yung nangyari sa akin, imbis na yung wala silang ginagawa o ano, tulungan lang nila yung magulang nila, tulungan nila yung pamilya nila, na kahit na ano, kahit pa konti, basta yung bang tao sa puso mo na gagawin mo to para sa nanay at tatay ko, sa kapatid ko, yung ganyan. Kasi nung araw ako ganyan ako eh. Kahit ano, basta may maibigay ako sa tatay ko, sa pamilya namin, masaya-masaya na ako noon. Kaya importante yung pamilya. At ngayon naman sa mga anak nyo, ngayon kumusta naman? Kasi siyempre lahat may asawa na. So kumusta naman ang relasyon ngayon? Ayun, may asawa na, may pamilya na sila. Ayun. So minsan wala nang oras na nagkakawalaan. Si Matet ang pinaka nakikita nyo? Noong una, si Matet ang madala sa amin noong una. Pero hindi ko na rin sila nakikita. Yung ganun. Inisip ko na lang na may sarili na silang pamilya. Siguro may mga problema din sila, kaya hindi ako napapasyalan. Yung ganun. Naintindihan ko pa rin naman sila. Pero minsan, sumasama ang loob ko kasi katulad ngayon, yung brother ko nasa hospital. Last year pa, July-August, nandun siya. Na-stroke, yung kapatid ko si Bubi, pinakabunso namin. Hindi mo lang nila dinalaw naman yung kapatid ko. Nora's brother, Eddie Boy Villamayor, fondly known as Buboy, died shortly after our interview on June 27, 2016. A teen star in the 70s, he starred in the film Minsay Isang Gamugamo with Nora. Wala nang dadaya. Kaya hiniling ko sa Diyos yan, si Buboy, kasi nung araw na, actually hindi siya yung bunso namin eh, na kapatid. May talagang bunso, yun ang junior namin. Nung bata ako nag-aalaga sa kanya. Eh siyempre, pag ako naiiwan, ako nagluluto, ako naglilinis, mas nag-aalaga pa ako ng kapatid ko. Eh pag umiyak na yon, eh siyempre pagod na ako, nahulog yun sa ano, nung dinuyan, napalakas yung duyan, nahulog na yun, nagkasakit. Hindi namin may paggamot kasi wala kaming pera, namatay. So sabi ko, Diyos ko, patawarin mo po ako. Tapos bigyan niyo pa po ako ng isang kapatid. Isa pa akong kapatid na lang, ipapakita ko po na talagang pakamamahalin ko po talaga siya. Binigay yan sa Buboy. Kaya ganyan, kaya niyak ako pagka... Ayun. So talagang kahit ano gagawin mo para sa kanya. Nora Aunor has received countless accolades for her performances in film, television, theater, and music spanning almost 5 decades. She is the most nominated and awarded Filipino actress with over 150 awards for her singing and acting career.
In the Philippine entertainment industry, she has the most number of International Best Actress Awards and nominations and is the only Filipino actress who has won international awards from 5 different continents. Siyempre yung una yung kung saan ako nanalo ng tawag ng tanghalan. Yung trophy na yun, yung grand finals, tawag ng tanghalan. Siyempre yun ang pinaka, kasi doon ako nag-umpisa eh. Kung hindi naman na, ako nanalo doon, hindi ko naman mararating lahat yung ano, kung nasaan ako ngayon. So, yun ang pinaka-importante sa akin. The reason you are here in our country, the Philippines, is that we live in peace and not in war. Last year, nakakuha kayo ng Busi Peace Prize. Anong masasabi niyo sa commentaryo? Marami kayong ginawang films on peace, on war. At ngayon, tingnan niyo yung sitwasyon ng Pilipinas. Pag naging presidente ko, siyempre, magagawa mo lahat. Kasi andyan yung power, andyan yung fame, yung ganyan-ganyan. But sa mula natin kay President Marcos, wala sana masasaktan. Hindi naman sana pa mambagay, pero yun lang yung presidente na nakita ko na sabihin na natin may mga kinurakot sila, may mga kinurakot sila. Pero may naipakita naman sila na mga ginawa nila, di ba? Kagaya ng industriya, ang sila lang, si nung time lang niya na nakita ko yung nagkaroon sila, si Madam Marcos, na nagkaroon ng pagmamahal sa industriya. Na kaya nga may mga dumarating na, na mga foreign actors dito sa atin dahil gusto niya talagang iano yung ano eh yung industriya natin, pati hindi na nga natapos, hindi na nagawa. Pero nung mga may sumunod na Cory Aquino o kung sino mang mga ibang nakalimutan yun eh, kahit mga kaerap eh hindi naalala yun eh. Artista siya, di ba? Sorry sir, sorry mayor, pero totoo naman po yung sinasabi ko na hinanap ko yun nung maging presidente siya na tingnan yung industriya kasi galing sa dun eh. Isa siyang artista. Dapat may malasakit sa industriya. Hindi ko naman sinasabing wala siyang ginawa. Wala akong nakita ng tulong na ginawa sa mga kagaya ng mga nagkaroon na edad ng mga artista. Na yun sana yung gusto kong maging proyekto noon. Yung mga matatanda na maraming magagaling sa ating artista eh. Panawagan lang po sa ating Pangulo na bigyan din naman ng panahon ang mga taga-industriya na katulad natin. Hindi lamang mga artista eh. Director, basta lahat. Director, writer, lahat. Basta't nasa industriya ka. Dapat yun, pagtuunan din nila ng pansin. Kasi isa yan sa mga nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas, sa ating bansa eh. Hindi ba? Pag may napanalunan sa ibang bansa na best director, best actress, o kung ano man, nagbibigay ng karangalan sa atin yun eh. Malaking tulong. In 2014, Nora Aunor was among the final nominees for the National Artist Award by the National Commission for Culture and the Arts. But she was omitted from the final list signed by President Noynoy Aquino. This stirred a great deal of controversy and outrage among Nora's fans. Yung national artist issue, President Noynoy Aquino naman. So 2014, dapat nominate kayo bilang national artist. Pero sabi niya may that issue daw, may kaso kayo sa drugs. Alam mo yung sa States, kung talaga may ano, dapat yun nakulong na ako, dapat yun. Eh yung mismong abogada ko na si Atty. Espina ang nagsabi, hindi ba? So sa akin, at saka ano naman ang kinalaman noon sa pag gusto. Actually yung national artist, hindi ko naman pinangarap yan eh. Kasi sabi ko, mas marami pang mga artist na dapat bigyan ng karangalan kaysa sa akin. Yun ang lagi kong iniisip. Kaya sabi ko, eh ano kung di ako manalo ngayon kasi kung sino pa nuli nyo, karapat-dapat lang, di ba? So yung nangyari na yun, mga taong may gusto eh. Kaya nung nangyari nga yun, tahimik lang ako kasi hindi ko naman pinangarap yun eh. Kung ibibigay sa iyo ang isang bagay at talagang gustong ibigay sa iyo ng nasa taas, mangyayari at mangyayari. At marami pa na ang naghihintay na mapapangalan ko yung national artist. So, hindi nyo naman hinahanap. Alam namin, hindi nyo hinahanap. Na, ang dami nyo ang achievement. Sa inyo, ano ang proudest achievement nyo? Tingnan natin. Basta ang sa akin, yung mga nagawa ko, malaking bagay na sa akin yun. Karangalan ko na yun. At yung pinagtanggol ko ng mga tao, kahit hindi ako nagsalita, hindi ako umimik, wala akong sinabi, mga tao ang nagtanggol, isang malaking karangalan na sa akin yun. Oh. Favorite leading man? Boyet. Favorite actor? Boyet. Wow! Favorite actress?
Lolita Rodriguez. Okay, mag-rapid fire questions tayo. So, kung anong maisip nyo, yan susabihin nyo agad. Uh-oh. Favorite leading man? Boyet. Favorite actor? Boyet. Wow! Favorite actress? Lolita Rodriguez. Okay. Favorite movie na ginawa nyo? Tatlong Taong Walang Diyos. Bona. Favorite movie of all time? Bona. Wow. Favorite director? Marami. Top 3? Mario O'Hara, Lino Broca, Direk Brillante. Favorite song na kinanta nyo? People. Favorite love team? Ganyan, Pete. Okay. Favorite foreign actor? Meryl Streep. Favorite designer? Badong Bernal. Sila lang nakakuha talaga ng, ano ko, figure ko talaga sila. Best acting advice? Isa puso, lahat ng ginagawa pa sa acting. Ikaw, tatanong ko, ano size ng pako? Oh. Ayan. Ang dumi, oh. 4? 5? No. Ayan. Anong size ng pako? 2.5. What? 2.5? Saan ka bumibili? Children. Kaya ano ko eh, pagka nasa States ako. Dapat pala, oh. Hindi ako pwede pumunta sa ladies, ano, ganyan-ganyan. Kasi sa puro children's ako. 2.5 lang talaga. Favorite foreign actor na lalaki. Kung pwede mo maging love team, sino? Sino ang ilalove team? Ako si Brad Pitt. Brad Pitt! Wow, si Kuya! Oo, ni Brad Pitt. Brad Pitt, ha? Kamukha ni Boyet eh, ni Papa. Boyet pa rin? Oo. Okay, last. Height. Sige, anong height nyo ba talaga? Ay, pag may nagtatanong sa akin ng tungkol sa height, naaway ko. Hindi, joke lang. Hindi ko alam. Yana, with heels, without heels? Mga 5 siguro. Oh, hindi, with mataas heels. Na yun. Ah! With heels. Mga 5.5. With heels. And then mga 4'11". Nora Aunor is truly a cultural icon. Many consider her a national treasure, a living legend. Like the legions of Noranians, Brillante Mendoza always admired the superstar for her body of work. When asked about his most memorable cinematic moments with Nora, Brillante explains it's not so much the movie scene as the experience surrounding it. Yung mga naalala ko si Ate Guy, when I didn't know her, kung hindi ko pa siya kilala, of course, yung Himala, kasi din yun yung mga iconic na mga lines, di ba? Yun ang mga naalala sa kanya, yung walang Himala, gano'n. Walang Himala! Hindi totoong may Himala! And I will think of her, of that, no? Because of that line. But when I started working with her, it's very ironic kasi nawala lahat yun. Kasi parang naging, ano kami, masyado kami naging, kumbaga komportable. And there are scenes na natatawa kami, nagtatawanan kami. But when you see it on the big screen, parang seryosong-seryoso. So, for instance, dun sa love scene nila ni Bembo Rocco sa Die Womb, no? Actually, nagtatawa na ako. Hindi namin makunan yung scene kasi tawa siya ng tawa. So, you know, when you watch the film and you remember those moments, actually, it's the experience that you had while doing it. Eh? It's not really the scene because alam mo naman yun, pelikula yun, and you have to act, you have to perform. No? But while you're doing it, syempre, iba eh. Iba yung maalala mo sa kanya na hindi naman siya ganyang klaseng, you know, tao, but mas ano siya, mas real siya, hindi siya yung nandoon sa screen lang. Nora continues to be the most formidable actress in the country today. Honesty, humility, and overflowing gratitude keep the superstar's feet firmly planted on the ground. Well, next year, 50th anniversary nyo in showbiz. What's next for Nora? Hindi yata pwede yun dahil... 50 years na, okay, so, okay, kung let's 45 say... 45 lang ako ngayon. Ay, hindi, biro lang. Biro lang. Ang pag superstar. Hindi, talaga. Anong special, may mga pinaplano ba kayo? So, never ako nagplano. Just one day at a time. Mga fans lang. Fans ang nag-celebrate. Kung let's say may chance kayo na mag-direct, bigyan kayong chance to direct a film, what would that be? Actually, nasabi ko na sa NCCA para magkaroon ng parang funding. Because ngayon kasing year na ito, binabala ko talaga mag-direct ako ngayong year na ito. Ang gusto kong unang-unang gawin, lahat ng napanaginipan ko kasi yung mga napanaginipan ko malinaw sa akin, kahit paputol-putol. Pero hindi, mula nung isang bata pa ako ha, nasa probinsya pa ako, may mga napapanaginipan ako na hanggang ngayon hindi ko nakakalimutan.
So hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Example, ang unang-unang napanaginipan ko, parang may isang nakalibing. Doon sa nakalibing na yon, alam ko sa sarili ko, ako yon. May dumalaw na batang babae na mahabang buhok, na naka-ribbon, kulay puti, naka-medyas. Ako pa rin yon. Doon sa dalawang yon na may nagmamasid, kumbaga no, nakamasid sa kanila, ako pa rin yon. Si Mama Mary naman, bago ko ginawa yung himala, napanaginipan ko siya. After 1 week, inalok sa akin yung himala. Ang napanaginipan ko, parang nasa, di ba sa simbahan, ito yung altar. Tapos may mga santo-santo sa ganito. So, doon ako sa may cross. Si Mama Mary nandito sa may tabing ganon. Pagkatapos ko magdasal, tumingin ako sa kanya. Pagtingin kong ganon, nakaganon si Mama Mary. Unti-unti, umiiti siya habang binubuka yung kamay niya. Ang dami-dami niyang sinabi, pero isa lang natandaan ko. Ipaalam sa mga tao na huwag makakalimot magrosaryo at makakaligtas sa anumang problema, kung anumang gusto. Yun lang. Kaya lang, nung iniisip ko, ikikwento ko sa ganito, ikikwento ko sa ganon. Baka naman walang maniwala sa akin. Baka, imbis na maniwala, isipin nila ganun ako. Oh. Hindi ko maikwento-kwento. Ngayon ko lang na ikikwento. Kasi, dapat lang ikwento. Kung may maniwala, salamat. Kung walang maniwala, basta yun ang napanaginipan ko. Mahirap na proyekto yan, ha? Opo, ang hirap ganun. I-shoot yun. Pero very, that will be very interesting. Now, anong advice naman ang mabibigay mo to be successful? Para maging successful ka, unang-una siguro, huwag ka magbabago ng kung ano ka, yung ka pa rin, kahit na sumikat ka. Kung ano yung kinagisan mo o kung saan ka nagmula, huwag mong kakalimutan kung saan ka nagmula. At maging malapit sa mga fans. Mahalin mo yung mga fans. Pag hindi ka naman mahal ng mga fans, sino magkakagulo sa'yo? May mga nagtatanong sa akin, ako na magtatanong ha. Ano bang sikreto mo? Bakit yung mga fans malapit sa'yo? Sabi sa akin. Isa lang siguro yon. Kasi nagmula ako sa hirap. So yung mga fans, maasa eh. So yung mga fans, nakita nila yung sarili nila sa akin. Oo. Kaya siguro yun ang naging, kaya naging malapit ako sa kanila. Well, the one and only superstar talaga. Mahal namin kayo. Thank you very much. Before we go, the superstar has a special message for her fans. Sa mga fans, alam nila kung anong dapat kong sabihin. Basta isang, lagi kong sinasabi sa kanila na ano't ano man ang mangyari, hindi nila ako nakikita o hindi nila ako nakakausap. Yung pagmamahal na yun, nandito lang at saka nandito sa aking puso. Minsan may mga insidente na hindi ko kayo napapansin, pero alam ko na naiintindihan niyo pa rin ako. Yun ang hindi ko pa rin makakalimutan sa buong buhay ko. Yung inyong pangunawa, pag-iintindi sa lahat ng bagay ng kamalian na nagagawa ko. Minamahal ko kayo sa ganun dahil kayo lang po ang mga tao na nagmamahal sa akin na nakakaunawa kay masama, hindi masama ang ginagawa ko o may magkakamali ako o may mga insidente na nalalaman ninyo na hindi maganda para sa akin. Naintindihan niyo pa rin ako at pinapangaralan niyo ako kung kinakailangan pangaralan ako. Yun ang hindi ko makakalimutan. I love you sa lahat ng mga fans.